Hi guys, kumusta kayo dyan? Mga kahipax dyan, kumusta kayo? Bapon, ang isishare ko sa inyo ngayon, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang pagbibuild ng inyong mga vape. Yung maayos, yung matinong pagbibuild, okay? Although kahit hindi nyo man magaya yung pagbibuild ko, okay lang yon. At least may guide kayo, makapag-practice kayo, no? Sa pagbibuild. I-share ko sa inyo kasi maraming nagtatanong sa akin, nalilito sila sa tamang build ng ano, kung anong maganda. Sa variable 5 loops lang ang ginagamit ko, 26G na 3mm guide sa variable. Kasi si variable naman, ano naman 'yan eh. Kahit anong basta wag lang sobrang baba ng reading. Ipa-fire naman niya yan. Kasi kapag, yun ang kagandaan, regulated eh. Pag hindi niya kayang i-fire, pag sobrang mababa ang reading, like 0.6 ganon, may mga mod na hindi nila kaya yung ganon, sasabihin naman niya. So, regulated eh, nakokontrol mo siya. So, ang normal na, ang maganda, mga 5 loops lang para tipid sa, number 1, tipid ka sa watts, kahit 50 watts lang kasi 5 loops lang eh. 5 loops lang kasi chill vaping ka lang naman eh. Hindi ka naman nagkikipag-competition na kailangan mo ng masyadong makapal na clouds, no? So kung gusto mo ng flavor, Tiger Wire. Kung gusto mo ng clouds, Fuse Clapton. Tapos kung gusto mo naman ng matipid sa battery, Clapton. So tatlo lang ang pinaka basic wire na ginagamit. The rest is parang ano na lang, yung may mga design na mga ano, hindi nakaka ano na yun, nakakatamad ng gawin yun kasi katulad ng parallel build, hahaluan mo pa siya ng yung ginagawa nila dati na ano, hahaluan pa nila ng cantal wire na 22G yung ano, yung fuse clapton, sabay yun naiikot mo. So masyadong, kung hindi ka naman talaga masyadong bihasa talaga mag-build, medyo hassle yung pag-ano nun. Although kaya naman natin gawin yon. Kaya lang, kung sa daily vaping lang na ginagamit mo, masyadong hassle yun na gawin. Kung nag-explore ka, okay lang yon. Masipag ka pa sa umpisa, magagawa ng ganon. Usually, normal build mo na lang talaga, mga 5 loops ganon. Ayan, 5 loops. 5 loops lang sa variable, yung 2 bats. Maski single bat, okay din. Kasi may mga single bat din na malalakas din ang kwan eh. May mga single bat din na mod na malalakas din na okay din ang kwan niya. Kasi yung medyo low end na mod, nag-e-error siya. Nag-e-error ang 5 loops. Minsan hindi niya kaya i-fire. So gagamitin mo talaga kantal lang. Ganon. May ganon na mod. Iba-iba, depende sa mod. Pero pag mga high end ang mod mo na variable, eh, kayang-kaya niya na yan. Kayang-kaya niya kahit single bat yan. Kahit 5 loops yan na, kwan. Kahit 5 loops na 26. Or minsan, kaya niya pa yung 24. Kasi the more na mas makapal, mas bumababa yung reading mo. For example, si 26G, 5 loops. Siguro ang reading nun, mga 10 sa 5 loops. Kayang-kaya niya yon. Kung nag-24G ka naman, baka ang reading niya ng mga nasa 6 sa 5 loops. 24G na fuse clapton, ha? So, bali, anong wire lang natin na pag-uusapan ngayon is Tiger Wire, Fuse Clapton, at saka yung Clapton. Yun lang. Ang gamit ko more on flavor ako. So, si Tiger Wire ang flavor. So, yun ang gagamitin ko. First time kong gagamit ng ano, ng 26G for a long, long time. So palagay ko 7 loops lang para mabilis ang ramp up. The more na mas marami yung loops niya, the more na mas mabagal siya mag ramp up. Ibig sabihin ng ramp up, mas mabagal siya bumuelo, no? So siguro dun kasi sa 24G na ginagamit ko, 8 loops ako. 3.5mm para series. Kasi baka pag nag 3mm ako, nga naglulus. Tanggalin mo muna yung charge. Sa
sana yun, nawala na ako. Sa 24G, 8 loops ang ginagamit ko. 8 loops. Ngayon, subukan ko. Baka bumagal kasi yung ramp up niya. Kaya 7 loops na lang ako. Ayun, yun nga pala, sabi ko. Sa 3mm, baka pag nag 3mm ako, tapos full charge ang mga battery, and then yung mga legit ang battery, mabilis, sunog sigurado yun, lalo na pag nag long drag ka, pag 3mm. Pwede naman siguro short drag lang. Tsaka lagi kang karga ng juice. Kasi yung 3.5, mas malaki na yung ganun niya, mas malaki na yung guide niya. So, meaning, mas maraming juice ang pumapasok. Unlike sa 3mm, siyempre, mas maliit, mas konti ang cotton. Ayan. Mabilis ma-burn yun. Malakas masyado ang vape mo, hindi match sa ano mo, hindi match sa sa build mo. Tsaka kahit na anong vape po yan, talagang umiinit yan. Kasi maraming kwan, nagsasabi na, kuya, mabilis umiinit yung vape ko. Minsan talaga, kapag mabilis umiinit siya, mali talaga ang build. Masyadong mababa ang reading nun, kaya ganun. Kaya mabilis umiinit, lalo na sa variable. Masyado nilang ini-exceed yung kakayahan nung mod. Masyado nilang pinapasobran, gusto nila yung variable nila, sinlakas ng full mech, parang ganon. Kaya lang, magkakaiba naman sila ng lakas kasi. Kaya nga, may tinatawag na tamang build. Gusto nila i-maximize yung lakas ng ano. Minsan parang feeling nila, parang mahina yung mga vape nila. Pag matagal ka nang nagbe-vape kasi, parang feeling mo, parang mahina. Gusto mo palaging more, gusto mo palaging mas malakas. Pero actually malakas na 'yon. Minsan tingnan mo pag naghipak ka, tingnan mo sa salamin. Makapal na pala yung vapor. Pag nahahanginan yung vapor, parang manipis lalo na pag nasa outdoor ka, parang wala. Kaya panay ang long drag nila. Pero hindi nila na ano 'yon. So ayun. Ina-explain ko. Malakas na yung vape nila, malakas na yung build. Kasi hanggang doon na lang talaga 'yon. Kahit ano pang ano mo. Yung sa mga cloud check kasi, kaya talaga malakas 'yon. Kumbaga nakaano ka talaga eh. Naka-prepare ka for cloud check talaga. Kaya talagang ya, ano mo. Pero kung yung normal lang na hipak mo na chill vaping ka lang, ganun lang naman eh, 'di ba? Hindi mo naman sinasagan ng todo-todo talaga na ano. Ilan na ba to? 2 7 loops. 7 loops lang ako, 3.5mm, 26G. Mas manipis ito. Ako fast wrap up, gusto ko hot vapor kasi gusto ko yung pagpindot ko, ganun kaagad. Pero short drag lang ako. Short drag lang po ako. Mahirap i-build ang vape ko, mahirap i-build ang aking atomizer. So ibig ko sabihin, mahirap siyang i-build kasi gusto ko pag nag-build ako is almost perfect. Gusto ko malinis. Gusto ko maayos. Ayaw ko ng tabi-tabingi. Ayaw ko ng cotton na ano. Kasi parang masarap sa feeling na kapag kwan, magandang tignan yung build mo. Parang masarap mag-vape pag ganun eh. Pero pag nakikita mong hiwa-hiwala yung wire mo, tabi-tabingi, ang pangit. Parang wala akong gana mag-build pag, mag-vape pag ganun. Basta ba yung kape ko? Magagawa lang po muna ako ng wire. Itong build na to, pwede rin sa series. 26G to eh. Palagay ko mas maganda to kaysa sa 24 eh. Parang feeling ko masyadong stress for 2 years. Masyadong stress batch yung ano ko. Pero short drag lang naman kasi ako. Hindi nga umiinit tong mod ko pag ano eh. Pero dati pag umipak ako, dire-diretso. Siguro 12 na dire-diretso ang kwan. Minsan sabi ng mga tropa, dire-diretso ka umipak, paps.
Pero ngayon, hindi na po ganon. Minsan, people change. Nagbabago, hindi naman kan. Babago rin tayo. Minsan, sawa na tayo sa kuan. Minsan kasi pag masarap kasi yung Diyos, dire-diretso na eh. Yung pag-iipak mo, lalo na pag may konting kwentuhan, dire-diretso na ang ipak. Puputulin ko muna to. Alright, mga kabaypon, buhay pa ba kayo dyan? So, ang bibuild natin ngayon ay para series. Tawag dito, para series. Ayan, apat ang battery niya. Kasi, nasabi ko nga kanina, luma na yung build. Parang medyo mahina na. Kasi si Tiger kasi, tatlong wire, tri-core Tiger. Tatlong wire yan eh, sama-sama. May nichrome, tapos may SS, stainless steel. Tapos, Kantal A1. Paano ba yun? Stain, andito yun eh. Kantal A1. Ano ba yung pinagsama-sama rito? Basta tatlong wire to eh. Na night chrome. Parang may flat wire pa siya eh. So, yun. Sama-sama siyang tatlong wire na twist. Ngayon, syempre, sa loob nun, minsan hindi natatanggal lahat ng dumi pag nililinisan. Sa ibabaw lang ang natatanggal. So, sa katagalan, so, 2 months na ito na tinatamad ako mag-build. Kaya, siyempre, may dumi na siya sa loob na hindi na matanggal. So, yun ang nagkokos kaya umihina. Kaya, nagpapalit tayo ng wire para bago. Hindi naman necessary. Kung ano naman, kung masipag ka naman magpalit ng wire, at least mga 2 weeks, 3 weeks, ganun. Pero dati talaga sa amin, nung dati, masipag ako mag-build. Linggo-linggo, bago ang wire. Eh. Bago talaga yung wire. Pag hindi na ako, parang pangit na yung lasa, palit wire na agad. Aray ko, saan ba yung pamunas ko ga? Ayun. Baypon. So ito, makakatulong to sa mga vapers na ano, na laging naliligaw kung ano ang mga tamang build nila. Ito, yung nakalagay ngayon, tingnan mo, malinis pa rin. Cotton-cotton lang pinapalitan ko. Yung itsura na yan, parang maitim lang yung wire niya. Pero kung tititigan mo, malinis pa yan. Malinis pa actually yan. Kasi mas marami pa akong nabibuild na mga customer na nabibuild na talagang punong-puno na ng ano, yung carbon. Punong-puno na talaga yun. Talagang marumi na talaga. Yun talagang masasabi kong marumi na talaga. Dapat pag naging vapor ka, masipag ka talaga magano eh. Masipag ka mag-build, maglinis. Para palaging quality ang hinihipak mo. Kasi pag carbon na, alam mo yon, parang hinihipak mo, carbon, hindi na, kwan yun, hindi na okay yun eh. Iba-iba naman ang diskarte ng mga nagbi-build. Hindi ko naman sinasabi na kwan, iba-iba. Yung iba, nagto 2.5 mm din sila sa mga variable. Hindi ako fan ng 2.5 eh. Kasi, ayun na nga, pag mas maliit na yung guide, mas maliit na yung juice na pumapasok. Yung iba, kaya na sila nagto 2.5, either maliit ang vape nila, or sapat na sa kanila yung ganon. Kasi pag 3 mm nga, mas maraming juice, si 2.5, mas makapal ang, mas manipis ang wire ng 2.5, mas konti ang juice. So, para sa kanila, sapat na sa kanila yon. Pag nag 3 mm sila, baka masyadong ma-flavor masyado yon. Masyadong ma-flavor, kaya hindi na nila gusto yung ganun. So, depende talaga sa vapor. Mga malilit na vape, 2.5 lang talaga ang gagamitin dun. Lalo na yung mga mahihinang vape. 2.5 lang.
Hindi mo naman pwedeng lagyan yung mahinang mod ng masyadong malakas na kuan, di ba? Pag nilagyan mo naman ng malakas, hindi rin niya rin kayang i-fire. Mag-i-error din siya. Tapos, ano pa ba? Hindi niya i-fire. Hindi niya i-fire. Ano pa ba yan? Kalimutan ko na naman. Or kung i-fire man niya, mabilis malobat. Yan. Itong ginagamit ko pag nagbi-build. Na kasi mabigat 'yon na pang-build. So meron akong extra na mod na pang-build. Variable mas maganda. AegisX ito. Gusto ko si AegisX na pang-build kasi hindi na siya masyadong ano, hindi na siya kahit anong ilagay mong wire, okay lang na babasa naman niya. Hindi masyadong hassle, di katulad yung ibang mga mod na mimili. Alright, mga ka-Baypon, kumusta kayo dyan? Maganda rin to. Pero kayong walang susubukan ng 2060 siguro, mas okay to. Cloud check natin mamaya. Lakas pa. Kuan pa naman yung ano ko. Yung juice ko, 12 mg. Patay tayo dyan. Dapat pag nagka-cloud check ka, mga 3 mg lang eh. Ayaw ko nang tasan pa yung MG ko. Sakto na yung 9 or 12 ganon. Kasi satisfied naman na ako. Yung iba hindi satisfied sa ano, sa 9 or 12. Minsan parang palakasan na lang din minsan eh. Parang pasikatan na lang din minsan. Oh, kayang-kaya ng 24 mg. Lakas ah, strong. Ganun talaga. Maraming kacharutan sa mundo ng vaping. Basta as long as hobby ka, hindi naman kailangan ng mapasikatan sa vape. Kasi kaya ka nga nagbe-vape, parang to satisfy your cravings, yun lang naman ang ano nun eh. Hindi naman, kan, minsan in-exaggerate na lang minsan. Yun, based sa aking opinion yun. Based sa aking opinion. Basta as long as happy ka sa pagbe-vape mo, kaya ka nagbe-vape. Kaya ka nagbe-vape, di ba? Dati kang smoker, gusto mong matanggal yung parang yung sabi nila, naglalaway, ganun, para matanggal. Kaya every breakfast, yun lang naman talaga ang ano ng vaping. Ito ang isang nagpapahirap dito eh, yung pag-a-align. Yung mga ohm reading naman, mag-base na lang kayo sa kwan doon sa mga mas expert sa ohm reading kasi may mga computation. Pero kung variable naman ang gamit mo, hindi na masyadong kwan yun kasi masyado nang masalimuot, ohms law. Masyado nang kwan yun. Stressin mo pa yung sarili mo sa pagaganon. Pero kung mahilig ka naman magbabasa-basa ganun, o kaya sa YouTube, meron nag-aano ng ano eh, yung sa ohms law eh. Itong tinuturo ko parang standard build na lang to. Yung basic build na lang. Kasi basic lang naman talaga pag bibip natin. Hindi naman kailangan ano, di ba? Kung ano-ano pang mga pinaghahalong-halo mong wire. Mamaya, madisgrasya pa kayo dyan. Yan, tulad nun. Naalala ko pala yung kwan na yun. Yung
kuan na yon, hindi ang vape ang sumasabog. 'Di ba? Hindi yung vape, mga battery. Kahit sa anong mga ano, maski sa gadget ng cellphone, sasabog 'yan, battery, ba? Battery ang sumasabog. Unang-una sa lahat, parang unang-una sa lahat, pag may tuklap ang battery. Kasi, alimbawa, pag full mic ka, katulad yan, bakal to. Metal to eh. Metal to, tapos metal din yung battery. Ano yung expect mo, di ba? Pag nagdikit ang metal, pag may tuklap ang battery, pag fire mo, shorted na yun. Shorted, magdidikit. Parang two wires na nagdikit yun, no? Boom. Boom talaga yun. So, yun lang ang theory nun. So, always, advice ko, kung may pambili naman, bumili na lang ng brand new. Bumili rin ng legit. Importante, battery legit. Hindi baling clone, hindi baling... Mas maganda rin na kung gusto mo yung full potential ng vape mo, gusto mong full power talaga, mas maganda talagang legit pati mod. Pati na rin ng atomizer. Pero walang malakas na atomizer, walang mahinang atomizer. Pare-pareho lang sila. Kasi titignan mo, pare-pareho lang naman talaga eh. Diba? Kasi yung iba, yung idea nila, mas... Oh, mas malakas itong ganitong brand, mas mahina itong ganitong brand. Bakit hindi mo pagtabi-tabihin? Pare-pareho lang naman sila, di ba? So, paano magiging mas malakas yung ano? Mas malakas, nagiging malakas lang ang vape kapag, halimbawa, legit, sinatawag nilang legit, yung iba nagpapa-silver-plated ng mga internals, ganon. Parang yung connectivity ng kuryente, parang mas solido, parang pure. Alam mo 'yon, parang hindi tawag dito. Hindi siya nabibitin sa kuryente. Kumbaga, maganda yung connectivity ng kuryente niya kasi nga legit eh. Silver plated, magandang ano, magandang bigay niya ng kuryente. So, yung bigay ng kuryente niya, kumbaga, full power talaga, 'di ba? Kaya ewan ko, hindi ko pa natatry din kasi yung mga ganun eh, silver plated, basta okay na rin, okay na ako sa ganito. Copper yata yung ano nito, yung sa loob nito. Copper yung ano niya. Di ba yung ginagamit natin sa mga kuryente, copper. So yun. So okay na sa akin yun. Kasi mahal din magpa silver plated, ewan ko, 2K, 3K yata. So gastos na naman. Hindi ko na kailangan yung ganun. Yung mga vape porn talaga, gusto nila yun. Kung may extra money ka namang gagastusin, okay na sa kanila yun. Dami kong kinikwento ah. Tsaka vape na ginagamit ko, iisa lang, hindi yung iba, hindi naman pare-pareho, yung iba may pang collection, kanya-kanya naman tayo ng trip. Sa akin eh, sapat na sa akin ito. Isang vape na lang. Lalo na ngayon, pandemic. Okay din, meron kang dalawang vape at least. Yung iba kasi ginagawang collection. Pero kung yung idea lang na pang ano lang naman, at least dalawang vape, may variable ka, may full vape ka para pag nasira yung isa, meron ka pang ginagamit. Or 2 to 3, ganun, di ba? Meron ka pa isang ginagamit. Ganun lang naman. Kung may extra money ka naman, kaya mo ng 10 vape, why not? Oh, diba? Gusto ko kasi pantay. Kumbaga gusto ko malapit na sa perfect. Sarap tignan pag pantay siya eh. So palagay ko okay na to. Mukhang okay itong 26G ah.
Raptor wires po, mga kahipak, bili po kayo. Try nyo. Ayan o. Raptor wires, proudly owned by Pop Snake Vape. Hindi pa ako nag-try ng kwan eh. Hindi pa ako nag-try ng ibang wires eh. Hindi ko pa natatry. Dati, kantal-kantal lang. Okay na nung panahon eh. Meron na rin mga special wires nung nag-start ako. Meron na rin. Pero hindi pa ganun kasikat. Pero meron na. Meron na rin. Tsaka medyo mahal pa nun. Okay, sana mabuild natin siya ng maayos. Mas malakas na to ngayon. Kasi bagong wire eh. Pag luma na yung wire, medyo nalilesen din yung flavor niya. Kaya minsan parang hindi na ako satisfied. Yun, pag hindi na ako, pag nasesense ko na hindi na ako satisfied, that's the time na nagpapalit na ako ng wire. Tsaka yung kwan niya rin, mga 2 months na rin yun, tagal na. So sulit na sulit, di ba mga kahipak? Sulit na sulit na yung 2 months, so hindi ka nag-out, cotton-cotton lang. Tsaka maganda rin gumamit kayo ng kwan. Ito, ang tawag dito. Maganda rin. Dati ang benta ko rito, 200, 160 na lang. So maganda rin gumamit ng cotton bacon. Kasi matagal siya ma-word out, matagal siya maluma. Kahit 2 weeks, 3 weeks mo yung ginagamit siya, no? Lalo, basta okay yung juice, ha? Basta quality. Basta lahat ng gagamitin mo, dapat palaging quality. Para masatisfied yung ano mo. Masatisfy ka sa ano mo. Kasi the more na nagtitipid ka, hindi ka masatisfy. Ito na lang, dito na lang ako sa juice na tigbo 100, ganon. Hindi ka masasatisfy pag ganon. Mayroon kang, halimbawa, gustong flavor. Oh, di ba? Magkano lang naman diferensya, sakripisyo mo na para matry mo yung masarap na juice, premium juice, ganun. Dapat mentality, ganun. Palaging quality. Okay din naman yung organic na cotton, kaya lang, hindi nga lang, sa napansin ko, mas matagal ma-worn out tong si cotton bacon eh. Siguro, sa material na ginamit nila, ganun. Yung normal na cotton, siguro, mga 1 week, one week, tsaka parang mabilis ma-burn. Tsaka isa pa, depende rin sa juice mo. May juice na gunky, yung marumi. Mga minsan, 2 days lang, nangingitim na yung cotton. So, hindi ako gumagamit ng mga juice na ganun. Kape, hindi rin ako sa kape. Almond. Ito, almond. Ito, tignan mo, parang dark lang siya, oh. Yung Nutty Cupcake, parang dark lang ang kulay niya, pero hindi ito gunky. Kasi hindi siya sobrang matamis, hindi siya matamis. Yun ang isa pang nagpapagank eh. Yung sobrang matamis. Kasi nababurn yun eh. Diba yung sugar pag naburn? Ayun, diba? Nagiging dark, nagiging brown siya. So pipili kayo ng mga juice na hindi sobrang tamis. Pero tulad nga ng sinabi ko, hindi pare-pareho ang mga vapors. May mga vapors din na sobra gusto, sobrang matamis, ganon. Hindi tayo pare-pareho eh. So ito guys, mabilisang build na lang to. So habang nagbi-build ako, kinikwentuhan ko na lang kayo para hindi kayo naboboring. Mga ka-vapon! Love you guys! Sana patuloy niyong suporta ng Pop Snake Vape. So yun, recommended ko talaga cotton bacon. Kaya magtitipid. Kaya mapapala sa kakatipid. Mag-loose tie ka once in a while. Di ba? Total, para sa sarili mo naman yan eh. Nihipak mo naman yan eh. Minsan-minsan, parang, kwan, parang ano lang yan, parang food lang yan eh. Pag walang budget, karinderya muna. Pag may budget, restaurant. Ganun lang naman yan, di ba? Oh. Pag may budget, legit. Pag wala mo ng budget, yung copy lang muna. 'Di ba? Hindi tayo pare-pareho ng financial eh. 'Yun lang, re-recommend ko lang talaga.
Hindi naman ganun kabigat bilhin si cotton bacon, di ba? 160 lang naman eh. Di ba? Para sa iba, siguro mabigat. Pero syempre, huwag ka na lang magbisyo. Kung, kan, di ba? Kailangan na pag nagbisyo ka, at least, enjoyin mo siya, bigay mo yung best mo sa abot ng makakaya. Maganda talaga to si cotton bacon. Hindi na ako nag simula nung matry ko to. Simula nung matry ko si cotton bacon tapos nag-organic ako. Trinay ko, naubos ko yung isang pack. Parang parehas lang naman, ha, sabi ko. And then so naubos ko yung isang pack. And then bumalik ako sa organic. Trinay ko. Parang kwan, may aftertaste. 'Yon, hindi pangit yung aftertaste eh. So 'yun. Tinanggal ko uli agad. So doon mo na mako-compare pag meron kang basis, pag may basehan ka. Maaari nyo ring i-try sa sarili nyo. Kung medyo doubtful kayo sa mga kinikwento ko, try nyo rin para sa sarili nyo, para kwan. Madaling i-cotton si cotton bacon, malambot eh. Tanggalin mo lang yung dulo niya. Ganito, katulad ng ginagawa ko. Hindi masyadong makuha yung table ko kasi mababa. Anyway, nakikita nyo naman yung pagbibuild ko. Pag ganitong bago na naman yung build, masarap na naman maghipak. Tapos maganda pa yung maayos at pagkakabuild mo, maayos pagkakabuild mo, hindi tabi-tabingi, maganda yung cotton mo, tapos okay rin ang juice mo, di ba? Maganda yung vape mo, so satisfied. Ganun dapat ang mentality. Hindi ibig sabihin na legit ang automizer eh mas malakas. Alisin po natin yung idea na ganun. Kasi wala namang malakas na kwan. Kaya lang nagiging malakas ang kaya lang parang mas malakas ang ano niya. Number one is sa build, yung wire niya. No? Kung ewan ko lang kung para sa akin pare-parehas na 24, pare-parehas na ano, pare-parehas na 24 24G, Nichrome pare-parehas, iba-iba lang ang brand. Sasabihin nilang mas malakas yung ibang wire. Eh siguro ibang brand, ibang material kasi. Pare-parehong Nichrome pero marami ding klase-klase na depende sa mga pinanggalingan ng supplier ng kwan ng Nichrome. parang ganun siya. Yung kwan. So palagay ko based sa opinion ko, kung 24G naman na pare-parehas, pare-parehas naman na Nichrome, iba-iba lang ang brand. So paano mas magiging malakas eh pare-pareho lang naman silang ano. So number one 'yon. Pangalawa sa battery. Kailangan legit ang battery mo kung gusto mo talagang full potential yung power niya. Pangatlo, ayun na nga, yung katulad ng mga yung full mech na nagpapa silver plated, yung mga yon, maganda talaga ang connectivity nun. Based sa mga napanood ko at saka sa mga nabasa ko, based talagang malakas. Kaya nga sila gumagastos ng ganun kamahal. Ewan ko, 3K, 5K yata ang magpa silver plated internals, mga ganun yata, mahal. So, hindi naman magiging mahal yon kung walang kwan, di ba? Walang effect. So, isa pang potential. So, nagsasama-sama lahat yan. Pero yung sasabihin nilang mas malakas itong automizer na to dahil legit, hindi po yun totoo. Kalokohan yun.
Pero kung sasabihin nila na mas matibay ang legit, ay totoo 'yun. 'Yun, maniniwala pa ako doon. Yung kasi gusto kaya tayo nagli-legit kasi mas matibay. Kasi yung mga clone kasi minsan tornilyo, mabilis pa lost thread. Hindi pure yung pagkabakal niya, malambot. Madaling mabali. Ayun, 'yun lang ang ano ng legit sa automizer. Sa kwan naman, sa mod naman, depende na lang sa gusto niyong brand, 'di ba? Lahat ng legit, magaganda naman lahat 'yan. Nasa sa inyo lang sa trip ninyo. Cotton ko na 'to. Isa pa nagpapalakas sa vape, yung pag-ipak mo, siyempre. Tsaka meron ding kwan, meron ding mga juice na yung ayun ko yung tinatawag nilang 100 BGPG ba yun? Yun, parang talagang McLeod's, puro clouds, walang flavor. Eh, talagang pag nagtapat yung 70-30 or 50-50, tapos sa kanya 100% BGPG, eh talagang mas McLeod's yung sa kanya. So talo ka talaga dun. Huwag kang magkikipag-compete dun. Dapat parehas kayo ng juice na gagamitin, di ba? Ah, di ba? Pero yun, puro clouds, walang flavor. Hindi mo alam. Kaya mas McLeod's pala talaga yun sa kanya kasi 100 BGPG pala yun sa kanya tapos kakalabanin ng 70-30 or 50-50. Eh, talo ka talaga dun. So, minsan nandun sa ano yun. Cotton ko lang na mabilis muna to. Saka ako na lang... Matagal ko na naman to, kwan. Aayusin ulit. Cotton na lang to. Oh. Kahit nagbablog ako, at least kahit papaano, maayos pa rin. So, itong build na to, pwede sa series. Tulad ng sinabi ko. Shoutout sa mga vapers out there. So, kung nakaganito kayong vape, kung naka-series kayo, eto na. No? 26G 7 loops. Try natin ang performance niya mamaya kung kwan. Si 24G mas matigas i-build. So para sa mga newbie, mahirapan talaga sila ron. Kailangan nyo pa ng marami pang practice. Ngayon, andito naman si Kuya Pops ninyo. No, kung nahirapan kayo mag-build, punta lang kayo rito, 100 pesos lang naman. Tapos kung magpapa-change cotton kayo, papalinis nyo, cotton, 30 pesos lang ang cleaning. Lilinisan ko na yan, linisan ko, aayusin ko, papalitan ng cotton, 30 pesos lang, murang-mura, di ba? Pag lumang-luma na masyadong wire, tsaka na natin palitan. Ganun lang. Masarap na naman to. Para series, eto, build na ito, 26G. Sin-7 loops ko lang, baka kasi humina pa, gano'n eh. Baka humina yung buwelo niya pag mas marami na yung loops pag ginawa kong 8. Tsaka wag din kayong maniniwala na yung 10 loops mas malakas. Kalokohan yun. Pinaka the best talaga dito, tinatantya mo lang kung kaya mo lang dinadagdagan ng loops para kasi kapag halimbawa 5 loops kunwari 3.5mm, mabilis ma-burn yung ano mo. Baka pag pindot mo, burn ka agad, it means kulang ang loops mo. Kasi the more yung loops mo, medyo parang tinitimpla mo yung ramp up ng ano mo. Para ka nagtitimpla ng gitara eh. So tamang-tama lang yung 8. Tamang-tama lang yung 8 sa ganitong wire na 26G. Okay? Tiger wire ha? O kaya fuse clapton. Sa fuse clapton, 26. 8 loops. Dapat yata nagkuhan ako. Dapat yata nag-8 loops ako rito. Pero malalaman natin mamaya. Kasi first time ko lang gawin yung ganitong build eh. Ang talagang build ko talaga 24G, 8 loops, 3.5 mm.
sa para series at sa series. Alright, let's do this. Let's try this. Parallel, dalawang positive nasa taas, pag ganun. Yun ang parallel. So, sa parallel na dual bat, ang build natin dyan, ano? 5 loops. Para hindi mabilis ma-burn. Pero kaya pa ng 4 loops yun. 24G. 3mm. 3mm guide. Oh, so, ayun. Isa pang kwan, kung naka-parallel, yung mga naka-parallel dyan, best build niyan, ang best build niyan 5 loops sa 2 bat sa dual bat. Kaya lang minsan, katulad nga ng sinabi ko kanina, pag nagiging matagal ka ng vapor, minsan parang hindi ka na nasasatisfy. So nasasatisfy, so gagawin nila imbes na 5 loops, ifo 4 loops pa nila 'yon. Gusto nila sobrang fast ramp up, yung sobrang lakas ng buwelo talaga. Tapos pag nag 4 loops na naman sila, hindi na naman uli sila satisfy niyan. Gusto nila magsi-series na sila. Ganon. Ganon ang step by step nun. Tapos parang hindi pa rin malakas yung series na naman ulit. After 1 month, 2 months, para series na yan, ganyan. Hanggang sa build na lang talaga nagkakatalo. Kaya lang napansin ko sa mga vapers minsan. Walang kontento. Dapat makontento na kung ano yung kan. Kasi hanggang dun na lang talaga yun. Pwede naman siguro. Dagdagan mo pa ng dalawang battery dito sa ilalim. Ewan ko lang kung anong mangyari dun. Hindi ko pa natatry. So dati nagsalita na yung presidente ng ano sa vaping community yung tungkol sa mga yung aksidente paano una sa lahat second hand yung battery. Hindi alam nung bumili kung gaano nakatagal na ginagamit. So watch out din kayo kung bumibili rin kayo ng ano, bumibili rin kayo ng second hand, di ba? O kaya minsan second hand na mod defective, di ba? Oh, binili mo sa tamang presyo na gusto niya and then hindi mo alam at the back of his mind eh may defect pala yung syempre hindi naman niya sasabihin yun, di ba? So para hindi na magka-problema, konting diferensya lang naman, dagdag ka na. Mag-brand nyo ka na lang para at least happy ka. At least wala kang doubts, di ba? Legit, bago ang gamit mo, di ba? Ganun. Kasi titipirin mo ng 1K or 500. Oh, tipid ko na lang to. Pambili ko na ng juice yung 500. Actually, totoo naman yon. Kung trusted seller mo yung kan, nagtitinda, limbawa, tropa mo, kaibigan mo, minsan kahit tropa mo pa, kung basta trusted mo, 1 week old lang niya nagamit, nagsawa na siya, ayun, maganda yun. Bilin mo na, 'di ba? Pero kung nakita mong matagal na lumang-luma, puno na ng gas, kasi wag mo nang bilin 'yon. Ama, doon ka pa madisgrasya. Oh, 'di ba? Inexplain ng mga vape expert yung tungkol doon sa ano dati, yung sumabog, 'di ba? Second hand battery. Maraming issue sa vape. Kasi may mga vape na mga full mic na yung mga clone fire button defective ganon. Yun nag-aayos po ako ng mga ganon, yung mga defective ang fire button na mga mod. Nire-repair natin 'yan. Minsan sumasakit lang ang ulo ko kaka-repair ng mga defective na mod kasi konting ganun mo lang, konting pihit mo lang, sira, lost thread. Stressful ang magkuan.
kung maingat ka sa clone, pwede naman siguro, tatagal naman siguro, mga 6 na buwan. So, 100 watts. 100 watts. Try ko ng 100 watts lang muna. Dito sa variable. Tama ba yung reading nito? Bakit? Kailangan mag-new coil siya. Oh, 'di ba second hand, tapos hindi mo alam gaano nakatagal yung gumamit nung ano. Ayun, new coil. Ayun, 28 ang taas ng reading. Pero manipis ang okay pa rin naman siya. Sobrang ma-flavor. Siyempre, bagong build eh. Subukan natin ngayon sa 4 batch ito. So sa dating build ko na 8 loops na ano, nasa 24 ang reading ko. So 4 ohms lang ang ibinaba. So sakto lang talaga yung 7 loops na ginawa ko. Lakas. Kita mo na talaga. Kita mo na talaga malakas yung ano niya eh. Grabe, malakas. Malakas. Bagong build eh. Dark matter. Dalawa lang juice pinagpapalit-palitan ko. Ramdam ko talaga, gumaganon talaga siya eh. Okay lang siya, smooth. Smooth, yun ang importante, smooth lang siya ipakin. Parang walang masyadong pinagkaiba sa 24G na 8 loops. So, ito na yung tamang build para sa akin. Sakto na para sa akin ang build na to. So, 7 loops na 26G, 3.5mm. Okay na yung build na yun kasi short drag lang naman ako eh. Ayan yung cloud check niya guys, oh. Short drag lang guys ha. Okay. Alright mga ka-Vapon, sana may naituro ako sa inyo. Sana nagustuhan niyo yung video ko. Vape on palagi. I love you guys. Ingat kayo sa pagbe-vape. No to second hand. No to clone. Clone muna pag wala pang budget. Ganun lang yun. Ito, unti-unti ko lang din to binili. Si ano. Itong aking ginagamit ngayon. So, yung mod 5.5 ko nabili, 3K yung atomizer. 3K yung atomizer, tapos 1.2 ang isa nung ano niya, yung extension niya. 1.2. Yan. 3K atomizer, 5.5 yata to or 6K yata tong mod. Kasi bagong labas ito dati, yung kwanto dati. Si Deadpool, black ito dati. Tinanggal ko lang yung ano niya. Kasi nagasgas na, ginanyan ko na siya. Naging Iron Man na. Yung Deadpool, naging Iron Man na. Dati black yan eh. So, ayun. Si Evok. So, pwede rin natin siyang i-parallel. Tanggalin lang yung ano. Pwede rin parallel. Tatanggalin lang yung kwan. Dalawang battery, pwede. Pwede rin single battery. So, ayun. Variable, 5 loops lang. 3mm guide. Yun. So, paulit-ulit ko nang sinabi. Siguro, naalala nyo na yan. 3mm lang sa kwan, 5 loops lang para tipid lang sa tipid sa wire, tipid pa sa kwan kahit 50 to 70 watts ka lang sa 5 loops, tipid na sa wire 'yun. Kasi yung iba ayaw naman nila ng sobrang kwan eh. Ayaw naman nila yung sobrang lakas masyado, 50 watts lang. Sa 6 loops kasi kailangan mo na mga 60 watts hanggang 100 watts yung 6 loops. 'Di ba?
So, magastos na sa wire, magastos pa sa battery. Ayan. Alright, mga ka-Bapon, salamat sa panonood. Love you guys. Ingat kayo palagi. Bapon lang.